Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Sa panahon ngayon, ang smartphone or cellphone ay masasabing all-in-one dahil ito di umano ang pinaka-useful na gadget. Laking tulong ito para makapagbigay ng saya at agarang mensahe sa kahit sino. Dahil din sa cellphone, mas lalong lumiit ang mundo dahil kahit nasa malayo ang mahal mo, mag-video call ka lang. Tiyak maiibsan ang kalungkutan mo. Hindi mo na kailangan pang bumili ng kamera dahil ang cellphone may kamera na, may audio pa. Bukod dito, nakapagbibigay din ito ng mabilisang kaalaman at informasyon, hindi lamang sa mensahe, kundi pati na rin sa imahe. May iba rin na hindi nabubuhay nang walang cellphone dahil para sa kanila, umiikot na ang kanilang mundo dito. Subalit, ayon sa ating pagre-research at nakuhang impormasyon, ang madalas di umanong gumagamit ng cellphone ay may hindi magandang naidudulot sa kanilang physical, emotional, pati na rin sa pag-iisip. Madalas di umano kasi ang nangyayari, ang mga kabataan ngayon ay palagi ang nakatutok lamang sa cellphone dahil ito na rin ang kanilang libangan araw-araw na minsan nakakaligtaan na rin yung oras ng kainan dahil nakatutok lamang ito sa cellphone. Dahil din sa madalas na pag-cellphone, nagiging mababa na di umano ang kanilang pag-intindi sa lahat ng bagay dahil ang lahat na sa cellphone na umaasa na lamang ito sa nakukuha sa cellphone. Minsan, hindi kumpleto yung araw o buhay natin pag hindi naka-cellphone, kaya madalas na antala ang ating ginagawa o nakakalimutan. Sa mga kabataan, minsan ngayon nagiging mababa na lang di umano ang kanilang pag-intindi sa eskwelahan dahil nakatutok lamang lagi dito sa cellphone. Nakakaligtaan na ang mga dapat atupagin na assignments. Nagiging walang pasensya na rin sila dito dahil ang kanilang isipan ay nakatutok lamang dito. Pagdating naman di umano sa pamilya at bahay, minsan nakakaligtaan na natin ang mga oras na dapat nating ilaan para sa pamilya. Minsan nagkakaroon din ito ng mga trahedya dahil sa niluluto mo ay nakakalimutan mo ng tingnan. Minsan, ito din di umano ang nagiging dulot ng pagkakalimutin dahil ang ating isipan ay nakatutok lamang dito. At minsan di umano ay hindi na nababantayan ang mga anak dahil sa cellphone na lang lagi. Pagdating sa trabaho, minsan tayo ay nalilate di umano sa kakatingin o katututok sa cellphone. Minsan hindi natin natatapos agad ang ating ginagawa. Minsan iniisip na lang natin puro nakabase sa cellphone. Kaya minsan hindi tayo nagkakaroon ng magagandang resulta sa ating trabaho dahil dito. Lahat ng mga bagay sa mundo na ginagawa natin ay minsan di umano hindi natin nagagawa ng maayos at nai-enjoy dahil ang cellphone na ay nagiging outlet sa buhay ng lahat. Ito rin di umano ang naging dahilan kung bakit nai-impluensyahan ang mga kabataan ng hindi kagandahang asal dahil nakikita nila ito sa social media nang dahil sa cellphone. Minsan, hindi di umano natin napagtuunan ng pansin ang mga bagay-bagay. Hindi na tayo natutong mag-isip ng kahit ano-ano pa dahil umaasa na lamang di umano sa cellphone. Minsan, nagagalit pa tayo sa ating kaibigan, kapwa o pamilya pag tayo iniistorbo. Minsan, nagiging mababaw na lang di umano ang pag-intindi natin sa buhay. Dahil nasa harapan mo na ang iyong cellphone, hindi na di umano tayo natutong mag-isip ng kahit ano-anong dapat sa ating buhay dahil umaasa na lamang di umano tayo sa cellphone. Sa ating pag-aaral at pagre-research, hindi naman di umano ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone. Dapat lamang di umanong gumamit sa tamang oras, hindi yung nakatutok lagi. Sinasabi na dapat magbigay di umano ng oras nang hindi ka naka-cellphone dahil ito'y malaking tulong. May tatlong basic benepisyo na nakukuha di umano pag hindi ka naka-cellphone. Unang-una, nagkakaroon di umano ng focus sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung maglaan ka ng panahon sa iyong sarili nang hindi nakatutok sa cellphone, nagkakaroon di umano ng attention sa kung ano ang dapat mong gawin sa araw-araw o sa buhay. Mas tumatalas di umano ang pag-iisip at posibleng magkakaroon ka ng maraming ideas para sa iyong sarili o kung ano ang mga dapat mong gawin. Bukod din dito, mas napahalagahan di umano ang iyong sarili. Nabigyan ng atensyon yung mga ideas na gusto mo. Mas naplano mo ng maayos ang mga gusto mong gawin. Dagdag pa dito, mas dumarami ang naiisip mong idea dahil nawawala ang distractions sa iyong isipan. Ang focus daw kasi ay siyang nagbibigay ng kagandahan at tagumpay sa iyong buhay dahil napagtuunan mo ng pansin ang mga dapat gawin. Pangalawa, ang pag-iwas ng cellphone ay nakakatulong di umano sa iyong kalusugan.
na iwasan umano ang stress, anxiety, depression. Napagtutuunan mo ng pansin ang iyong sarili. Nag-iisip ka kung anong dapat kainin o lutuin mo nang hindi ka nagmamadali. Nagkakaroon ka rin ng oras sa pag-ehersisyo at nagkakaroon din ng mahimbing na tulog. Ang pangatlo, ang pag-iwas di umano ng cellphone na iiwasan ang mga sakit kagaya ng stiff neck, sakit sa mata at iba pa. Mas nare-relax kasi di umano ang iyong nerves at muscles dito. Ito di umano ang pinaka-basic na benefits kung ating iiwasan ang pagsa-cellphone lagi. Payo ng iba, pagising sa umaga huwag mag-cellphone agad. Time muna sa pamilya at sa sarili. Gawin di umano muna ang mga dapat gawin at mag-meditate. Kung wala naman di umanong importanteng mensahe ay pwede naman di umanong iwasan muna. Maglaan lamang di umano ng oras para sa cellphone. Tsaka na di umano mag-cellphone pag ready ka na sa araw mo. Hindi yung kagigising mo palang cellphone agad at habang nagtatrabaho, nagsa-cellphone. Dapat di umanong maglaan ng oras para sa mga bagay-bagay, hindi puro cellphone. Mga kaibigan, sana'y nakatulong rin ito sa'yo ang aking ibinabahaging kaalaman o paalala sa ating lahat. Maraming salamat po.